si Julito Mabilog. Nirereklamo niya ang kanyang misis dahil mayroon daw itong ka-cyber. Nakita niyo po si misis? Nakita niyo po yung kanyang video? Pinapadala niya sa account ng anak ko po. Sa anak niyo mismo? Opo. Marites Mabilog, magandang hapon po, Mrs. Mabilog. Yes po. Ano bang pumasok sa utak mo, ma'am? Yung kalaswaan mo, eh, pinangalandakan mo sa iyong minor edad na anak. Po, hindi ko po ako yun. Hindi po ako nag-send yun. Kasi nagkaroon ako ng babe. Yung asawa ko kasi hindi yan nagsuporta ng mga anak ko. Kaya napilitan ako na yung may gusto sa akin na lalaki, pinipilitan ko na binuboyfriend ko siya. So, Jen, ngayon face-to-face tayo. Inere ito noong December 3. Ang complainant natin, si Sir Julito Mabilog, ang nireklamo niya ay kanyang misis na si Marites Manalo. So, andito sila pareho ngayon live upang i-ere ang kanya-kanyang side of funny. Tawagin natin ang kanyang misis na si Miss Marites Manalo. Ma'am, ngayon lang po kayo nagkita ulit ni Sir. Tama po? Opo. Okay, ano po ang masasabi po ninyo dito po sa sinabi ni Sir na kayo po ay kanyang nireklamo? Hindi po yan totoo na pinakasama po ako noon sa Dubai. Noon yung nangyari yung may kasi nakasama ko noon yun sa 2015 pa po yun kasi hiwalay na kami noon. Pupunta ko sa Kuwait. Yung time na yun, hiwalay po kami. Pero ito po bang 2015 na to? Ito din po yung same na tao na si Sir Zamir Ansari na isang Indiano. Yes po. Yun. Siya lang po yun. Opo, siya po yung nag-send din ng nude photos niyo po. Opo. So, sir, ayun daw po eh, nung 2015 pa po? Opo. Yung 2015, nagparinig lang sa akin niya, ikakasal sila. Tapos, nauwi siya yung 2018 na. Possibly naman, no, hindi po lang nagsama doon hanggang sa pag-uwi niya. Tapos, may isang beses, yung CP niya na iwan sa bahay. Sinabihan ko siya, Tis, ano ba yun ni si Samer? Hanggang ngayon kayo pa ba? Sabi niya, hindi na. Kung totoong hindi na kayo, yung picture natin dalawa, papasa ko sa kanya. Pinipilit ko pa sa galit sa akin. Yun ang dahilan nga, CP niya, wasak. Tinapon ko sa lapag. Sa totoo lang po, yung sinabi niya, hindi po yung totoo na nagpakasal kami po doon. Kasi sinabi ko lang yun sa kanya kasi nagalit din ako sa kanya kasi na mababae din siya dito sa Bicol eh. Sige po, mag-usap po muna kayong dalawa. Tis, pumili ka na lang. Saan ba pipiliin mo, yung lalaki o ako? Alam mo, yung pinili niya, yung lalaki, tumambak sa akin ang langit noon. Grabe naman po, ang sakit naman po noon. Hindi po yan totoo. Nabi ko na pipiliin ko yung lalaki na yun. Kung pipiliin ko man, mas pipiliin ko pa yung mga anak ko kaysa mga lalaki. Kahit sa nga asawa ko, hindi ko siya pipiliin, mas pipiliin ko pa yung mga anak ko. Binunggog mo yung mga anak ko, ha**. Hindi totoo yun. Kung hindi totoo, pwede yun, naman ninyo tawagan ng mga anak ko. Alam mo, sabi mo, kahit gawin pahirapan mo ka, basta ang mga anak ko, huwag lang pahirapan yung mga anak ko. Binugbog mo palagi mo sinusuntok, laulo, kaya yung nagkasakit ang cancer, yung panganay na tinanak, yun ang ikakamatay niya. Sa pamilya niya. Ma'am, may cancer po yung anak niyo, isa. Oo, oh, kasi palagi niyang sinusundok sa ulo yun eh. Ano yung ginagawa ni Mr. dun, ma'am? Sir, sinusundok niya palagi sa ulo po, magalit siya. Gawa lang yun. As in sa kamay? Oo po, oo po. Hindi totoo yun. Kung hindi niyo yung maniwala, tawagan niyo yung ibang mga anak ko, sila yung nakasaksi. Hindi ko naman yun kasi nandun ako sa quiet yung time na yun. Hindi totoo yun. Bago pa yun namatay, Jo. Sinabi niya sa akin, ma, sinisisi kita kung bakit ka nakipagbalikan sa papa ko. Bakit daw po binugbog itong anak ninyo ni Mr. Kunting kasalanan ng sa mga bata, bugbugin niya kung hindi niya susuntukin. Sisipain niya yung isang anak ko, si Dave. Sinipa mo, nabanda sa simento, muntik nang mamatay. Hindi, totoo yun. Wala kang katibayan. Huwag kang magwaswas ng hindi totoo. Pero tayo, Julito, hindi naman po ba totoo? O totoo na nasasaktan niyo at napagbuhatan niyo ng kamay itong mga anak niyo? Hindi naman, ma'am. Sa ganun, minsan makapanakit, pagipalo sa mga walis ting-ting dahil disiplina. Oh, pero okay. Sa mga pagsasabi nila, sobra. Dahil ako pinagsiraan nila. Hmm. Dahil nagawa nila yung mga ganyang bagay. Silbi, parang may paghihigante sila sa akin. Pero hindi niyo po sinasaktan, sinusuntok na kagaya hindi, ng sabi. Wala naman silang katibayan tungkol sa ganyang. Okay. Anak ko yun. Mahal ko yung mga anak ko. Opo. Pero naisan niyo po ba pala nakuha itong mga impormasyon na nananakit, nabubugbog? Yung papunta pa po, kung pagdating ko po sa sa galing sa Kuwait, sinabi nila sa akin lahat-lahat, ma, ginanito kami ni Papa, ganito, ganyan, muntak na ako mamatay, ganito, ganyan. So yung mga anak niyo po mismo yung nagkwento, nag-amin sa inyo? Opo. Hindi ko yun alam kung hindi sila nagkwento sa akin.
Kaya sobrang sakit ng ano ko yun eh. Sobrang hirap ko doon, tapos lahat nga, halos nga hindi na ako makabili sa mga pangano ko doon para lang mapadala, mapakain lang yung mga anak ko. Kayo ba sir ay meron pong mga ebidensya or meron ba kayong katibayan? Meron po. Nagsasend ng nude pictures? Meron po. Meron. Anong mga klaseng hindi siya, pictures hindi ito sir? Hindi siya meron ang nagsend po kasi account niya. Anong mga klaseng pictures wala na ito sir? Bang, anong mga klaseng pictures? Yung mga malaswa. Malalaswa. Si Mrs. lang po o silang dalawa mismo nito ni Sir Zamir? Silang dalawa. Nanay, pero bakit po ba kayo nagsisend sa asawa niyo? Hindi po ako nagsisend. Pero aware lang po kayo na may nagsisend po ng nude photos niyo sa... Oh, yes po. Ano pong reaction niyo doon nung nalaman niyo? Yung nalaman ko po yun. Hindi ko alam magagawin ko yun. Galit na galit ako. Tapos sobrang hiya ako sa sarili ko din po. Pag-uwi niya, sa totoo lang, pag-uwi niya, ang dala-dala niyang mga number, lahat lalaki. Puro lalaki. Ibang lalaki po. Oo, puro ibang bansa. Nagsabi ko this, bakit nandyan number, pitong number, puro lalaki? Walang pamilya. Bakit po ba kayo naisipang pang mga liwa? Maghanap pa po ng iba. Sa time na yon, hiwalay po kami. Nakipagbalikan lang ako sa kanya kasi yung nagkasakit yung anak ko, akala ko naman yung dahilan na nagkasakit yung anak ko. Ayan. Sa pagkahiwalay namin, kaya yun napilitan akong bumalik sa kanya. Kaya yun namatay lang pala, kaya hinawalayan ko naman siya ulit. Ma'am, iniwanan yung bata namin, nga babae, 2 buwan. Kung tama ba yun ang nanay? 2 months pa lang. 2 months pa lang. Tama ba ang nanay? Iwanan ang batang walang malay-malay. Bibi pa yan? Okay, nasa linya po ngayon si Idol Rafi Tulso. Magandang hapon po sa inyo dyan, Idol. Magandang hapon sa inyo. Ano pang issue? Idol, ay nandito po ngayon, face-to-face po ito. Inere po ito, Idol, noong December 3. Ang YouTube title po natin, Nanay na OFW, kumabit sa iba para lang may maipakain sa 7 anak. Ang complainant po natin, nandito po sa studio si Sir Julito Mabilog, at ang kanyang nireklamo po ay misis niya, si Marites Manalo, nandito din po live sa studio natin. Kung tama yung pagkakatanda ko, si Mrs. kumabit sa isang Indiano, tama? Yes po, Idol. Magandang hapon po, Ma'am Marites at Sir Julito. Magandang hapon po, Sir. Sir Julito, ano na po ang sitwasyon? Ano po ang napagkasunduan? Meron naman po. Wala na, Sir. Yun lang yung na-report ko dito sa trade sa December. Wala na yung na-iba pa. Okay, di ba? May mga anak po kayo. Ilan po mga anak nyo? 6 na lang po, Sir. Ano pong gusto ngayon mangyari ni Ma'am Marites? Gusto ko pong makipag-iulay sa kanya, magsuporta siya sa mga anak ko. Gusto mo magpag-iulay? Opo. Ayoko na po sa kanya. Ano? Sobrang kasi pag magalit yan, kahit ako lang bugbugin niya, hindi lang yung mga anak ko. Palagi niyang binubugbog yung mga anak ko. Hindi totoo yung test. Marites, kayo po ba yung nagpa-platter? Anong kayo po yung sinasaktan? Hindi ako sinasaktan, sir. Hindi po ako ang sinasaktan, mga anak ko po. Hindi po yung nakablatter kasi nangyari yun doon sa Dipulog. Wala yung hindi nila alam. Kalam kasi yung time na yun, wala ako doon. Nandun ako sa Kuwait. Tapos pag uwi ko galing sa Kuwait, yun lang sinabi nila sa lahat-lahat sa akin ang nangyari sa kanya. Wala pong nakaano sa kanila doon kasi malayo sila sa bukid sila. Pero Ma'am Marites. Yes po. Sandali, Ma'am Marites, hindi pa rin po pwedeng gawing dahilan yun na nagkakaroon ng family problem din sa Pilipinas. Para ikaw ang kapit sa isang Indiano, di ba? Nag-aanap lang po kayo ng butas na malulusutan upang may katuparan niyo po ang iyong kamalasugan. Yan po kasi ang gasgas na dahilan palagi. Kung hindi siya, hindi siya sinasaktan, yung anak niya sinasaktan, na mabalitaan niya na nagsusutan si Mister at kung ano-ano pa. Pero kadalasan yung pananakit. Granting mamalimawa na lang, eto pong si Ma'am Julito ay nananakit sa kanyang mga anak. The more kayo po dapat ay umuwi ng Pilipinas dahil magiging concerned kayo sa kalagayan ng inyong mga anak. Pero sa halip, ang ginawa nyo, nangapit kayo sa Indiano. So wala kayong pagmamahal sa inyong anak. Wala kayong concern sa inyong anak. Ang concern nyo po talaga, self-interest, which is para may isa katuparan ninyo ang inyong, sorry mama, sabi ng mga nireseto, para may isa katuparan nyo ang inyong kakatihan. Di ba ma'am? Kasi ma'am, sorry ako kung matino kayong nanay, napapalitaan nyo yung anak nyo ay nasasaktan, napubugbog. Ang gagawin mo, umuwi ka ng Pilipinas para ayusin yung problema. At kung kinakailangan, kasuhan si Mister, bakit niya kasi binubugbog yung mga anak ninyo? Hindi yung mga ngapit kasi Indiano. Yung time na yun po, sir, umuwi ako sa Pinas, sir. Oh. Yung pag nag-text yung anak ko, ma, uuwi ka na ma, kasi yung ano ko dito, ganito, ganyan, yung nagkasakit na kasi siya. Kaya kahit hindi pa nag-finish contract ako, umuwi po ako para lang
matingnan ko yung pong anak ko yung anong kalagayan niya. Tapos sa isip ko, sa isip ko naman na para ma-ano yung anak ko, kasi hiwalay kami sa asawa ko, binalikan ko yung asawa ko, baka naisip ko naman na ano eh, yung dahil sa paghiwalay namin, yung nangyari sa anak ko ng kasakit, eh kaya binalikan ko siya. Ayun pala, sinisisi lang ako sa anak ko, bakit ako nakipaghiwalay, nakipagbalikan sa papa nila eh. Excuse me, yata, kumaanda na ng plano, hanggang ko. Okay po, Idol. Have a safe flight po, Idol. Okay. Yung hiwalay na sinasabi niya, hindi yun nangyari sa amin. Wala may naghiwalay. Maganda yung paalam yung mag-abroad. Dahil kahit pinigilan ko siya, nagsabi siyang hindi siya papayag kung pigilan ko siya kaya napayagan ko na. Pero wala may naghiwalay. Bakit dito ko pa narinig sa kanya? Hiwalay kami bago nagawa niya yun. Wala may naghiwalay. Okay, sige, ganito na lamang po. Ano, Mrs., gusto niyo po bang makipagbaligan kayo, Sir Julito? Hindi na po. Hindi na po talaga? Hindi na po. Okay. Kayo po, Sir Julito, ano po ang nais niyo pong mangyari? Kung ayaw na po ni ma'am na makipag-ayos. Kung pwede lang, ipakulong ko siya sa ginawa niya. Wala akong nahimong nagawang trabaho dahil nasira yung iniisip-isip ko dahil sa pasakit niya sa akin. So ganito na lang, Marites at Sir Julito, ano, kakausapin po namin kayo sa kabilang booth at yung pag-uusapan po natin kung ano talaga yung gusto nyong mangyari. Matanong ko lang po, gano'n na po kayo katagal na mag-asawa ng misis nyo? Matagal na yun po, ma'am. Parang 1995 ba yun kami nakasal? So hanggang ngayon, kasal pa rin po kayo? Opo, siyempre, di na yun mawawala kapag makakasal ka isang bisis. Wala pong nangyaring annulment sa inyong dalawa? Wala po. Siya lang may sabi-sabing nagawa daw niya yun dahil hiwalay na kami. Hindi naman ako narinig yun sa kanyang hiwalay na kami. Narinig ko lang dito na sabi niya dahil pinagsumbong ko na siya nga nag-asawa siya doon. Pero dati po, nung mga nasa unang stage pa lang kayo nung inyong relasyon, kamusta naman po kayong dalawa? Okay po, wala kaming mga problema dahil minsan kapag magpamilya tayo, may maranasan din problema. Pero hindi yun tulad ngayon nga nag-abroad siya, lahat namin wala na. Wala na kaming bahay, wala na kaming magandang panilaan, wala na kaming magandang kumikit sa anak namin dahil nagkaganito na ako dito sa Manila, nagsumbong, lagi na maiwanan yung mga anak namin doon sa Mindanao. Ma'am, ano pong naisipan nyo at ginawa nyo po yun? Nag-abroad po kayo tapos may nakarelasyon kayong Indiano? Nag-abroad ako kasi sobrang hirap namin noon kasi palagi na ako niyang memorahin eh. Nahiya ako tapos yung mga anak ko sabihin niya na pinapakain ko lang kayo, ayoko gustong marinig yan sa mga anak ko eh. Hindi totoo yun. Pinapakain ko lang kayo, maghanap buhay naman kayo, ganyan yun yung sabi niya sa amin. Hindi totoo yun. Tapos binabato ko ng kanin, bagong panganak mo ako, binabato ng kanin dito sa ulo. Nakita yung anak ko, yung pangapat mo anak, tapos parang nahiya ako sa ginawa ng asawa ko. Kaya hindi yun, totoo yun, Tess. Napilitan talaga akong nag-abroad na sa time na yun. Nag-abroad ka dahil sa lalaki na yun? Hindi yan totoo. Bakit hindi tatlong buwan ka pa doon narinig na sa pamilya niyo? May kumin pa, iparipay ang bahay nila kasi uuwi sila. Paano ko buhay ako nakakita? May ebidensya ka ba? Mayroon akong ebidensya, Tess, sa mga kumin o sa lalaki. May comment wala pa dito. Wala akong sinabi na magpagawa ng dito bahay. Bakit magpagawa ko? Ibigay ko na lang sa mga anak ko. May comment. May comment dito. Nagsabi, sino ba yung natulpo? Hala, si Marites. Yun mana si Marites ang nahuli sa amo ng anak ng tatay niya. Napilitan ko po. Kasi lumabas ng gabi. Hindi nagpaalam. Sir, sabi niyo po, 2016 pumunta kayo dito at wala po kayong trabaho. Ano po ang ibinibigay niyong pangkain o pangtustos man lang para dun sa mga anak ninyo? Kasi si ma'am, ang sinasabi niya, nag-abroad siya para po makapagpadala ng pera. Wala na po ako sa tamang isip dahil nasaktan ako kay bigla lang siya nagparinig sa akin, nag-asawa siya, pinili niyang lalaki. Wala ako ng asawa. Dili, matutuwa yan. Bakit nagpatalikan ka sa isang lalaking wala ka nagpa-asawa? Wala ako ng asawa doon. Alam kong bawal na bawal yun. Mag-asawa. Alam magbawal. Saan ka dito sa Pinas tapos magpapasara ka doon? Legal doon. Marinig. Hindi yun. Pwede doon. Alam ko na bawal na bawal yun. Alam mo, sinabi bawal? Sinabi ko lang sa'yo na ganyan kasi... Para pasaktan ko? Aakyatun ko ni mo ng niyog tapos patatalo nun? O? Oh, tama ka ba? Kung di mo kaya, Joe, yung narinig mo. Aakyat ka ng niyog tapos tatalo. Tis, lalasunin ko yung anak natin. Palagi parang mawawala na niya sa isip mo. Parang ma...
ako dito lahat Tess, ng mga text message mo sa walang akin. Walang talaga, malandi ang tawag sana ko sa iyo dahil na lang dyan sa nababaliw ko dahil sa ginawa mo. So, bale po, yun nga po ay napag-usapan natin sa Radzo. Magsasampan na lang kayo ng kaso, may mag-a-assist po sa inyo. Ganun po yung magiging proseso natin. Meron po ba kayong gusto sabihin kay Idol Rafi? Ako, magpasalamat ko kay Sir Idol Rafi dahil ako, nagtamang tao ko sa pang-anak ko pero siya ang nagpakakamali. Parang nagkaganitong buhay ko, nasisiraan ako dahil ginaparinig niya sa akin yung mga ginagawa niya doon sa ibang bansa. Kung i-compare man sa panahon na yon nga suporta, tatlong taon lang siya sa ibang bansa. Nabubuhay ko yung mga anak namin, gikan sa umpisa, maganda yon. Wala naman nakukulang. Pero nawawala lahat sa pag-abroad niya dahil sabay loko ang ginagawa niya sa akin.